Hello guys, welcome to our studio type condominium. Sabi kasi nila kay ay ano daw to, hindi daw to condo kasi maliit lang. So studio type lang siya. Nahiya kasi ako sabihin na bahay kasi alam ko sa mga viewers ko ay ang gaganda ng bahay, ang lalaki. At ang iba kong ka-vlogger katulad nila Rochelle, Nye Rose and Dave's channel and Kuya AJ Kimpo Vlogs ay ang gaganda ng bahay. So ang lalaki. So ako lang yung mahirap sa kanila. Pero kung nasa squatters area ka kasi, ang tawag na dito ay bahay na. Yung parang room type lang siya, pero bahay na siyang matatawag sa amin kasi ganun naman sa squatters area. Pero kung nasa subdivision ka or nasa housing ka na area, baka kasing laki lang to ng CR nyo or kasing laki ng hindi, mas malaki ang sala. O ano, kasing laki lang ng kwarto ng ano nyo, ng anak nyo. So, ito yung pinakaunang katas ng sari-sari store namin nung nabili namin tong pwestong to. So, ngayon, unti-unti namin pinapaayos. So, kung magtataka kayo, minsan lang ako mag-update dito. Kasi yung ginagastos ko dito, yung pinang-tiles ko, yung sliding window, pang-repair, pang-bili ng sofa bed, pang-bili ng TV, ng wall fan, at saka ng, anong tawag nito? Pinabili mo? Pressure cooker, ay kinukuha ko lang siya sa araw-araw ko na benta. Kumbaga, hindi mo na ako nagtabi yung sa daily ko na tinatabi kasi kailangan ko ng pera pang gastos dito. At least, hindi na ako nag-withdraw. Di ba? Congratulations! Withdraw. So, galing lang to siya lahat sa benta ko araw-araw. So, thank you, Lord. Kasi kahit papano nakakaipon. And nandito kami ngayon. Ito pala, bago din to. Ayan. So, wala kasi kaming double burner dati. Ano lang, super kalan. So, ayun, lahat talaga kasi nga, hindi kasi kami bumibili ng mga gamit-gamit. Kaya wala akong gamit-gamit. Meron kaming TV dati na flat screen, 22 inches yung sukat nun. Kaya lang, nabasag siya na ano nung anak ko. Nung nabasag, hindi na ako bumili ulit. So, ngayon lang ulit ako nakabili. And ibablog ko sa inyo yun baka bukas pag na-set up or sa susunod na araw. And so, commercial muna. Nagluluto pala ako, guys. And ang ulam namin ay Riva Noodles Chicken. Mabibili siya sa tindahan ng 13 pesos or 12 pesos. Depende sa nagtitinda at depende sa location nyo. Pero, kung kayo ang bibili ay syempre may discount. Kung interesado kayo, guys, ay pumunta kayo sa Riva PH. So, gamitin nyo yung code ko para magkaroon kayo ng discount. Lalo na dun sa mga malalayo. Imported to from Vietnam and this January 2021 lang siya nandito sa Pilipinas. Firm yung noodles niya at saka para siyang ramen pagkakinain. And syempre lalagyan natin ng apat na egg kasi apat lang kami dito sa bahay. Ayan, shout out kay Mayan, yung kaibigan kong wholesaler dito sa amin kasi galing sa kanya tong maliliit na mangkok. And shout out kay Rochelle's Yambe and Madam Tisay kasi ang baso ko ay galing sa kanila from Alfonso. Free kasi siya ng Alfonso. So, thank you very much sa mga palibring gamit sa bahay. Okay, panyo to ni Rochelle na iwan niyo dito. Magluluto muna tayo ng Ivan noodles. Ang Riva noodles, guys, ay 65 grams na siya. So, sobrang laki. Ayan o, ang laki niya. Ganyan siya kaluki. Pagka katulad ko na mahina kumain or mahina, tawag niya to, hindi ko siya mauubos. Ayan, so dalawa lang lulutuin ko para sa apat na tao. And ito yung seasoning niya. Ayan, itong dalawa na to. Oops. And where is this spoon? Siyempre meron tayong paglipon. Bago pala itong sandok natin. Kakabili lang kanina. Meron pang sandok. Ang dinner namin, guys, ay Riva noodles with egg. Sup? Mm.
Ang sarap. Okay, so mamaya natin tapusin yung pagkain natin ng Riva Noodles. Ayan, nag-gravity gout ko. Maliit lang to guys, kaya ako natawag siya na studio type. Kasi parang alanganin kong bahay. So, ito yung luma naming ref. Gumagana pa siya, pero hindi siya umaandar ngayon. Kasi, hindi pa siya nalilipat sa kabila. So, wala siyang laman na yan. Pasensya nyo na yung tigyawat ko. Nasasanay din kayo dyan. Okay, so, ayan pang... Ayan. And, meron pala akong bisita dito. Yung, ano, kanina pa natatalo sa ML. Ito yung binili namin na sofa bed. Ayan, sa pag-umaga, pwede siya maging sofa. Ayan, shout out sa dalawa naming pusa na nandyan na sa kanya. Tapos, si Kovi na nandun. Yung alaga naming aso. Alaga kong aso pala. So, ganito lang siya kaliit. Yung sa CR, parang sa probinsya na style. Ganyan. Basta, wala pa kasi siyang kortina. Pero, maayos na siya. Tapos, so, ayan, nandyan yung alaga niya, yung dalawa. Kanina pa siya, natatalo. Kaya, busit na busit. Ayan, kung mapapansin nyo, may blue pa yan dyan. Kasi, kulay blue yung dating kulay ng bahay na to. Ayan. Yan. Tapos, yung sa CR. Ayan, yung tiles na yan, sobra. Kaya, nilagay na lang sa pader. Tapos, hindi pa yan na lagyan ng pintura dyan. Ito kasi yung tiles namin. Yung parang kahoy lang style. Yung katulad nung sa probinsya na pinapalampasukan ni Lola. Ito yung dati namin electric fan. Gumagana pa yan. Ginagamit namin yan. Tapos, yan yung lababo namin. Maliit lang. Ito, lahat ng nandito guys ay katas lang yan talaga ng sari-sari store. Ito, 800 yung bili ko dito. Ayan, galing yan sa binibenta ko. Hindi na ako bumili. May vlog ako nyan kung gusto nyong panoorin. Ilalagay ko na lang dyan. Tapos, ito, binili namin to kanina. Bago lahat to, guys. Ayan, Asahi pressure cooker. Magkano halaga niya? 2,000. Wait lang. Ayan, 2,219. Tapos, itong black box. Afford the box pala. Ayan, afford the box ng GMA. Ito yung remote ng TV, Pensonic. Ito yung stand. Ayan, oh. 263. Para madikit namin siya sa pader. Tapos, ito yung wall fan. Wall fan siya. Ihiwalay ko na lang to ng vlog. Asahi din yung brand. Gusto ni mama yung Asahi kasi bukod sa brand siya ng sardinas sa Iloilo, kailaman ng Anamor, shout out. Eh, brand din siya ng appliances. Tapos, ito. Yan, si Coco Martin. Ito yung League TV na binili namin kanina. So, bukas na lang yan. Nasa ano lang yan eh. 10K yung budget ko dito. Basta iba-vlog ko yun kung magkano. Okay, so ang bili ko dito sa Afford a Box, guys, ay 888. Ayan siya, para gumana yung TV namin. Tapos ito yung stand niya, para nakadikit siya sa wall. Kasi syempre, maliit yung space natin, kaya kailangan magtipid din tayo sa space. So ito na siya ngayon. Yung total ko, andito yung mga ibang resibo. Ayan, 410. Ay, yun ba yun? Yung sa semento yun na 500. Itong maliliit, hindi ko na to nasama. Yung dinagdag na lang na isang peraso. Wait lang. Yan. Pala ko nandiyan yung address ko. Tapos, eto. 1289. Dun sa isa to, binilhan namin sa Home Depot. Ayan, Home Depot. Tapos, itong kay Ray. Yung sa una naming pinuntahan. Yung vlog ko nito, guys, ay nasa playlist ko. Ayan, panoorin nyo. Lagay ko na lang yung link sa baba. Ayan. Tapos, ito yung una. Yan, tapos yan. Ito yung una na may resibo. So, ito na yun guys, lahat. Wait lang. Sa renovation. Ito yung lababo, yung gripo. Yung unang paggawa ng tiles, part 1. Sinama ko yung car rental namin. Yung isang beses lang naman. Pero kung alam nyo lang, 3-4 na beses kaming bumalik kasi kulang ng tiles, nabasagan ng tiles. Ayun, ganun. So, itong cement, first batch, 1-3. Tapos, 1,289, yung isang resibo pinakita ko kanina. Itong cemento tsaka adhesive, dito na lang yun binili. Tapos, part 3 na, tiles assorted na yan. May kasama na tong ilaw. Ayan, tapos yung 1,936, ano yung 1,936? Ito, yung 1,936, ayan pala yung 1,936. Assorted na din yan. Ayan, may ilaw, may cameron, basta, yan na yun. Kung ano yung pinapabili sa amin, binibili namin. Tapos, isama ko na yung sa painting. Ayan, 1,500. Kasama na dun yung panghalo dun ni Papa. Tsaka basta 1,500. Basta ilagay natin 1,500. Tapos, ang total niya ay 19,051. Plus 5,000 yung papakyaw. Grabing kukuk. Pang mahirap.
So, 19,000 plus 5K na Pacquiao ay 24,051 pesos. Ito lang yun ha. Itong tiles lang na yan. Pintura. Tiles dito. Papintura dyan. Tiles ng sa CR. Ayan. Shout out dun sa dalawang tulog na. Tapos yung kanina pa natatalo sa ML. Ayan yung pa-CR ko. Ayan yung tiles ko sa CR dyan. Kunyari mabato-bato. Yun lang siya ha. Ayan yung sa pa-paint. Ah, yung bayad ko kay Papa, hindi ko na sinali. Pero, syempre, ako nang bahala dun kay Papa. Ito, hiwalay yan. Ito, alam ko ano to eh. Magkano itong papakyaw, Mal? 5K. Pacquiao? Hindi 5K. Eh, ang ano pala, sliding window. 7 yata yun? O 8,000? Ayun siya. Tapos, yun. Hiwalay to. Iba pa yan, guys, ha. Tapos, shout out pala kay Nairos and Dave's channel. Kasi, hindi na ako nakapag-comment. Nag-play lang siya. Shout out sa tirang soju. May tira pa isa. So, ganito lang siya kaliit. Kaya tinawag ko siyang studio na lang. Kunyari. Ayan, dito ilalagay yung wall fan. Pink na pink siya. And nga pala, guys. Wait lang, ha? Ito pala, nung binlog ko tong double burner namin, may nag-react about dito. Ayan, so, dati siyang saksakan kasi ang purpose ko dyan sana pag meron kaming rice cooker. So, thank you kasi ang dami nilang nag-react na delikado daw yan. Yan, thank you very much po. Tinanggal na yun ni Papa. Wala na siyang linya. Hindi na din siya pwede saksakan. Tapos, kinlose na ni Papa yan. So, thank you sa mga comment and suggestion nyo. Ayun. Alam nyo ba, nung natapos na to, pwede pala siyang parang, ano tawag nito? Merty shop. Ayan. Tanggalin ko lang to. Ito yung dating screen ko nung tindahan pa to. Tapos, ayan yung saraduan ko. Iba naman yan. Para doble lang siya. Pero kung tutuusin, pag magbago ang isip ko, pwede ko siyang gawing milk tea shop. Ang problema ngayon, wala na naman kaming bahay. Okay? Kasi, ang isip ko talaga, location pang business, hindi location pang bahay. Kaya kung napapansin nyo na ngayon lang ako bumibili ng mga gamit-gamit, kasi wala kaming mga gamit-gamit. More on paninda kami. Malalaman nyo yan kapag naayos ko na yun doon. Kasi, extend ko na yun para lumaki yung tindahan namin. Dati kasi double deck lang yun. And syempre, dahil dito na kami titira, ay dito na yung gamit. Tapos itong ref na to na second hand, kauna-unahan kong ref na second hand, mapupunta na siya doon. So, okay guys, kung mapapansin nyo, nag-start akong magpaayos dito January 26 pa. And ang date ngayon na binablog ko ay February 16 ng gabi. So, bukas ko to mai-upload February 17. Parang layo ng gap, no? Ang tagal, tagal niya bago matapos. Kasi, inunti-unti ko. Kumbaga, hindi na ako nag-withdraw sa savings namin. Hindi na ako nagbukas ng ipon challenge. Kaya unti-unti kasi galing to sa benta ko araw-araw. So, kumbaga, pag nakabenta ngayon ng malaki, bibili ng semento. Tapos, yung sa Pacquiao, hindi naman siya biglaan din. Kumbaga, nahati ko siya. Kumbaga, nung malapit na matapos, kinuha yung down payment. Tapos, nung patapos na, saka nag-full pay. Kaya unti-unti. Kung tutuusin, magkano lahat to? 24,051 pesos. 24,000. Lagpas pa siya kung tutuusin. Baka naging 23 o 25. Kasi ilang beses kami umalis. Tapos puro kami pa-taxi. Kasi hindi naman pwede isakay namin to sa bus or sa jeep, diba? So sabihin pa natin umabot to ng baka 28 or 30,000. And lahat yun ang galing sa sari-sari store. So thank you talaga kasi tumutumal talaga ako. Ilang beses ko ito nasabi sa vlog kasi nga may kakompetensya na ako. Alam ko nanonood din siya sa akin. Shout out sa'yo. Lagi siyang nanonood. So, yun. Tumumal ako. Kasi nga, actually dalawa kasi sila na nagtayo. Pero okay lang. Sobrang thankful pa din ako kasi dahil lang to lahat sa sari-sari store. And ito din yung pa-sliding window. Parang para sa iba, maliit lang siya na achievement. 7,000 lang naman yan. 24,000 lang naman yan. Parang ganun. Maliit to sa iba na maraming pera. Eh kami wala kaming pera kasi. So, mahirap yung buhay namin na sa squatters area kami. So, malaking achievement to para sa akin. Lalo na nung nagtatrabaho kasi ako, hindi naman ako nagkaroon ng ganito. Nagkaroon ako ng ipon, pero sapat lang para panggasto siya ulit kapag nag-a-apply. So, malaking tulong talaga yung sari-sari store namin kahit na sinasabi ko na matumal.
Kasi totoo naman talaga na tumumal ako. Pero kahit napapaano, diba, hindi pa rin kami napapabayaan. Kasi lagi naman ganun, hindi naman palaging piyesta ka, meron ding piyesta. Ah, meron ding, hindi palaging piyesta, meron ding napipeste ka. So, importante dun eh, hindi ka sumuko, tuloy ka pa din at lumalaban. So, proud ako kahit na ganito lang to, maliit lang to para sa iba. Siguro may magko-comment siya na ganyan lang yan, pinagmamalaki mo na. Hindi siya talaga yung pang-KM, pang-kapuso mo, Jessica Soho, na alam niyo na yun kung anong ibig kong sabihin. Pero para sa akin, ano siya, nakaka-proud. Ako mayak ako. Wala, kasi ano talaga siya, yung... hindi ko talaga siya akalain. Unti-unti lang nga, diba? Tapos hanggang ngayon, hindi pa siya tapos. Tapos yung pinambili ko dito sa appliances, galing lang din dito. Siyempre, wala naman kaming ibang kinukuhanan na source of income. And I'm proud to say na walang trabaho sila. Ah, hindi katulad ng iba naming ka-YouTuber na merong trabaho yung asawa nila. Diba? Na merong... iba pang pinagkakitaan, merong iba pang tindahan, kumbaga marami ng branches yung tindahan nila. Eh kami, ito lang, nag-iisa lang siya. Kaya diba, nakaka-proud. Wait, ulit, girl. So yun, and gusto ko yung mag-thank you sa mga nagtiwala sa akin na nagmapa-sponsor, ganun. Ayan, so thank you to more sponsors to come. Thank you very much po talaga, and abangan nyo yung pagkakabit ng wall pan namin. Isa pa yun na gusto kong yan, kasi from LEC, ano ba to? Ceiling pan na tigwa 130 pesos to wall pan, pack na pack. So, kung meron akong from Super Kalan to Double Burner, meron namang from wall pan, from ceiling pan na 130 pesos to wall pan. Ayun. So, ganun. Bumalik na yung feeling, ano, hindi pa kami nakatulog dito. Ano, baka mamaya, bibinyagan namin. Ngayon, chow to dito sa dalawang makulit, na sunod ng sunod, kung nasaan kami. So, hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. And, mag-asikaso kami doon mamaya. And thank you sa lahat ng sumusuporta. Don't forget to like, share, and mag-comment kayo kung ano pa yung gusto nyo i-comment. Ayan, and mag-subscribe po kayo sa mga bago. Hello, Kobin! Kobin! Yung si Kobin! Si Kobko. Ayan, may sugat yung tenga niya kasi nilapa. So, ayun, guys. Thank you for watching. Don't forget to comment. Mag-comment kayo, ah. Ayan, so, bye!